Yeah. Okay. Okay, game. So basketball pa rin tayo, volleyball tayo mga pagdating ng midterm. Tapusin muna natin ito. So kahapon, may history na tayo, tapos may court diagram na, tsaka yung mga equipment. Okay, karagdagang history. 1904 demonstration sport siya sa Olympics. So ibig sabihin, hindi siya counted as medal tally. So pagka nag-rank ng overall, hindi siya kasali as medal count. Pero nasa Olympics na siya nung 1904 pa lang. Kumbaga demonstration sports pa lang. Pero nung 1936, kasama na siya sa medal tally. Okay? Nung 1976 naman, doon naman nagkaroon ng women's basketball para sa medal tally. At nung 1992 yan yung tinatawag na dream team nung Olympic basketball. Ibig sabihin, nung 1992 lahat ng professional basketball player pwede nang maglaro sa Olympics. So 1992 professional players debut. Walang Philippines, natural, dahil matagal na tayong hindi pa nakakapasok sa Olympics eh. So US team pa lang, yung Team USA pa lang or yung Dream Team pa lang nila Michael Jordan yung nakapaglaro diyan noon hanggang sa sunod-sunod na pwede na yung professional players. Okay? Yan yung brief rundown lang nung karagdagang history na ni-lecture na natin kahapon. Okay? So, diretso na tayo sa basketball game mismo. Okay? So, 5-on-5 itong pinag-uusapan natin na hindi 3, hindi 1x1, hindi 2x2. So, 5x5 to or 5-on-5 kung tawagin sa FIBA. Okay? So, basketball game, 5 players at least dapat nandoon na sa playing venue. Pagka below 5 players, hindi yan pwede, forfeited yung game. Okay? Mamaya yung kung ilan yung allowed na matira. Okay? So, 5 players at least. Mag-i-start yung game sa pamamagitan ng jump ball. Pero isang beses lang nagja-jump ball sa loob ng FIBA game. Isang beses lang. Merong kapalit yung jump ball under FIBA rule. Ang tawag doon, alternate possession. Okay? Or yung possession arrow na tinatawag. Paano ba yung possession arrow? So, ibig sabihin, say for example, San Miguel versus Magnolia. O, jump ball si Junmar. Okay? And then natapik ni Junmar, pero nakuha ni Paul Lee ng Magnolia. So first possession ay sa Magnolia. So yung arrow ngayon, merong arrow dun sa table, ipo-point ngayon yun sa bench ng San Miguel. So meaning, pagka nagkaroon ng agawan ulit, okay, nagkaroon ng agawan. Halimbawa, naglalaro na, tapos nag-agawan si Paul Lee at saka si Lassiter, halimbawa, ayan, nag-agawan. Okay? So, jump ball dapat ang itatawag ng referee, correct? So, walang jump ball sa FIBA. So, ang gagawin ng referee, titingnan yung arrow doon sa table kung saan nakaturo. Nakita niya sa San Miguel, so i-award niya sa San Miguel yung bola. Wala nang jump ball. Pagka-award sa San Miguel ng bola, yung possession arrow ngayon lilipat ng pointer. Lilipat ngayon niya sa bench ng Magnolia. Kaya pagka nagkaroon ngayon ng agawan ulit, okay? Say for example si Baroka at saka si Chris Ross nag-agawan. So jump ball dapat yung tawag ng referee, eh wala nang jump ball. Titingnan niya ulit yung official table, titingnan niya kung nasaan yung arrow, makikita niya nasa San Miguel, so i-award ngayon yung bola sa San Miguel. So alternate possession arrow. So, yun ang kapalit ng jump ball. Pero may jump ball pa rin sa start ng basketball game. Okay? Ang isang basketball game, 40 minutes yan. Okay? 40 minutes. Sige, sulat nyo. 40 minutes. Babagalan ko lang yung lecture. Jot down nyo kasi dyan ko kukunin yung mga sa quizzes. Okay? So, 40 minutes ang isang FIBA game. Divided by 4 periods. Periods ang tawag ka dyan. Pero commonly known as quarters, 4 quarters. Okay? So yung 4 periods na yan, kung yung 40 minutes divided by 4, meaning 10 minutes per period or per quarter. Okay? So pagka maglalaro na, talagang uubusin yung 10 minutes, hindi unahang makaiskor sa ganitong score. So unahang paramihan ng score
Okay? Within 10 minutes time frame. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya lang, dead ball yan pagka kailangang i-dead. Stop time yan pagka dead ball. Continuous clock pagka hindi dead ball. Paano ba madi-determine kung continuous clock or stop time? Pagka pumito yung referee, automatic stop time. So, tigil yung clock. Okay? Pagka hindi pumipito yung referee, say for example, nag-shoot, bumasket. So, ilalabas pa, i-inbound pa. Diba? So, hindi yun stop galing sa basket or galing sa shoot. Tuloy-tuloy yung oras nun. Okay? Unless, merong buzzer sa table. Buzzer, ibig sabihin may technicality, nag-timeout official, o nag-timeout yung magkabila ang coaches. So, stop time versus running time. So, yung stop time, pagka may pito lang yung rep at saka may buzzer, yung continuous time, continuous play, walang stop time, walang pito yung referee, walang buzzer. Okay, so doon mapupuno yung 10 minutes na per period niya. Pagka nag-overtime naman, ibig sabihin ng overtime, at the end of regulation game, ang ibig sabihin ng regular game ay regulation game. Yung regular game, ibig sabihin yung 1, 2, 3, 4 quarters or 4 periods na ubos, tumabla yung score. So sa end ng regulation, tabla yung score or tie ang score, parehas sila ng number of ng total points, automatic mag-e-extend tayo ng additional time. Hanggang sa maubos yung 5 minutes na yan, at kung tie pa rin ang score, extend lang ng extend. Walang limit ang overtime kung hanggang ilan matapos yung game. Okay? Lahat sa FIBA rule. Ang total timeouts lahat sa FIBA rule ay 5 lang. Okay, 5. Sige, sulat nyo, 5. Bakit naging 5? Paano nadidistribute yung 5? Hindi totoong kada quarter isa. Mali yun. Okay? Ang isang game divided by 2 halves yan. So, isang first half at isang second half. Yung first half divided by 2 quarters. Nakapaloob sa first half yung first quarter at second quarter. Nakapaloob sa second half yung third quarter at fourth quarter. Okay? So kailan paano i-distribute yung timeout? Yung 5 total timeouts under FIBA rule, yung 2 timeout para sa first half. 3 timeout para sa second half. 2 para sa first half. Sulat nyo. 3 para sa second half. Okay? Next, yung timeouts, they are non-retroactive. Meaning, hindi mo pwedeng i-carry over ang uncalled timeouts mo. As is ang timeouts mo kada half. Okay? So, sa first half, say for example, sa first quarter pa lang. Okay? Halimbawa, TC versus Ateneo, halimbawa. Yan. Okay? So, sa first quarter pa lang, tambak na ng NTC yung Ateneo. Okay? Tambak na ng 10. First quarter pa lang. Sa first 3 minutes pa lang play ng first quarter, natambakan na ng NTC yung Ateneo ng 10. Tumimeout si Tab Baldwin. Nakailang timeout na siya sa first half? Isa. Okay? First quarter yun. Isa. And then, hindi pa na hindi pa natatapos yung first quarter. May 3 minutes to go pa sa first quarter. Umalagwa na naman. Nag 30-point lead na. Nag timeout ulit si Coach Tab. Nakailang timeout na siya sa first quarter? Hello? 2 po. 2, sir. 2. Okay, 2. Nakailang timeout na siya sa first half? Kung 2 siya sa first quarter, nakailang timeout? 2. May timeout pa ba siya sa second quarter? Meron pa siya. Meron pa po. Sa second quarter? Meron pa. Ah, wala na, sir. Wala na, sir. Wala na. Wala na. Very good, Mr. Brian. Wala na. Why? Kasi nga, ang isang game divided by 2 halves. Isang first half at isang second half.
sa first half, first and second quarter. Sa second half, third and fourth quarter. So kung nakadalawang timeout na sa first quarter si Coach Tab, meaning naubos na niya yung timeout niya dun sa isang half na yun. Wala na siyang timeout ngayon sa second quarter. Tama? So kailan siya ulit magkakaroon ng timeout? Kailan? Kailan siya pwede sa quarter 3 po? Sa third quarter, very second half, sa third period, or tama ulit yung sagot, sa second half. Okay, so sa third period lang siya magkakaroon ulit ng panibagong timeout. Timeouts are non-retroactive. Ano ibig sabihin ng timeouts are non-retroactive? Meaning, hindi nyo pwedeng i-carry over ang uncalled timeouts nyo. Say for example ako, okay, NTC, say for example, NTC versus UP. Yan, okay? So, sa NTC versus UP, sa first quarter, hindi ako tumawag ng timeout kasi lamang tayo ng 10. Yan. Pagdating ng second quarter, hindi na naman ako tumawag ng timeout. Okay? Kasi lamang na tayo ng 20, ba't pa tayo tatawag ng timeout? Sila lang ang tawag ng timeout. Pagdating ng third second half, pagdating ng second half, ilan ang timeout ko pa? Pagdating ng second half. Sir, lima. Ay, tatlo po, tatlo. Tatlo, very good. Bakit tatlo? Because timeouts are non-retroactive. Meaning, hindi ko pwedeng kunin yung mga hindi ko timeout ng first half para dalin ko sa second half. Okay? So, wala na yon. Hindi na talaga pwede. May nagtas ng kamay, yes. Sino nagtas ng kamay? O napindot lang? Hindi ko nakita eh. May nagtas ng kamay? Hello? Napindot, wala? Sir, napindot. Ah, napindot lang. Okay, napindot lang. So, kaya naging lima yung timeout. Ngayon, pagdating ng second half, since tatlo na lang ang timeout ng second half, both teams, disregarded na yung dalawang timeouts ng first half na tawag mo man o hindi, wala nang pag-asa yan. So, pagdating ng second half, three timeouts ka. Say, for example, NTC versus Lasal. Halimbawa, yan. Okay? So, NTC versus Lasal. So, sa third quarter, tumawag ako ng timeout. Okay? Tumawag ako ng timeout. Isa. Kasi medyo tumatabla yung si Manong Derek. Tumatabla siya sa atin. So, tumawag ako. Gusto kong makarecover tayo. And then, hindi pa natatapos yung third quarter. 5 minutes to go pa sa third quarter. Medyo lumamang yung Lasal. So, tumawag ulit ako ng timeout. Okay? Dalawang timeout na ako ng third quarter. And then, hindi pa natatapos yung third quarter, nasa 2 minutes to go pa, naalagwahan na tayo. Sumobra nang lumaki yung lamang ng Lasal. Tumawag ulit ako ng timeout, nakatatlong timeout na ako ng third quarter. Okay? Pagdating ng fourth quarter, ilan pa ang pwede kong itawag na timeout? Sir, wala na po. Wala na. Very good. Kasi, yung fourth quarter, kasama yan sa second half. Yung third quarter at fourth quarter, kasama yan sa second half. Meaning, sa second half, half ang pinag-uusapan pagka-timeout. So, sa second half, tatlo lang ang timeout ko, kinonsyon ko na lahat, kinol ko na lahat ng third quarter, meaning, wala na akong timeout ng fourth quarter. Okay? So, ganon ang timeout sa FIBA. Pagdating ng overtime, meron tig isang timeout ang bawat team. Okay? Tig isang timeout. Pagdating ng panibagong overtime, same. Okay? So, ganyan pagdating sa timeouts. Next. Fouls. Ilang fouls para ma-DQ? Ano ibig sabihin ng DQ? Disqualify ang isang player. Kung tawagin yan, ano pinaka-famous term natin sa DQ? Graduate. Graduate. Very good. Graduate or fouled out. Mas maganda yung graduate. Kilalang kilala ng mga Pinoy graduate. Eh. Pero fouled out yan. Okay? So, sa amateur rule under FIBA rule, four fouls ang pwedeng ibigay ng isang player sa loob ng isang laro. Sa loob ng isang laro, be it first, second, third, fourth quarter or overtime, hanggang nakailang overtime, 4 fouls lang ang pwede niyang ibigay. Kasi pagdating ng panglimang foul niya, makaka-fifth foul na siya, automatic DQ na siya. Ibig sabihin DQ, disqualified na siya, fouled out na siya, graduate na siya, hindi na siya pwedeng maglaro sa game na yon.
ang susunod na game niya ngayon ay sa susunod na laro pa ng team, hindi na yung game na yan. Okay? Ang technical foul, kasama na rin yan sa personal foul. So meaning, halimbawa, nareklamo ka ng reklamo, excessive complaining. So, kung excessive complaining ka, tutusukin ka, technical ka, kasama yon, counted yon as personal foul. So mabibilang yon. Kung apat na foul mo, kakataga, kakahampas, and then nagreklamo ka pa sa tawag, pinituhan ka, technical foul, lima na foul mo, graduate ka na, tanggal ka na sa game. Okay? Ilang fouls bago ma-penalize? Ay para ma-penalize ang isang basketball team or tinatawag na penalty under FIBA rule, lima rin. Lima kada quarter naman to. Kung yung players full game para ma-penalize at matanggal, yung isang basketball team, limang team fouls para ma-penalize or maging penalty ka, magka-penalty ka. Ano ba yung mape-penalize sa'yo pagka nakalimang team fouls ang basketball team mo sa isang quarter? Free throw pa. Yan ang dalawang libreng tira ang kalaban mo. Okay? Bibigyan ng dalawang libreng tira ang kalaban mo sa free throw line. Yung isang libreng tira, 1 point ang equivalent. Dalawang libreng tira yan, kung mapuntos niya lahat parehas, yung dalawang tira, 2 points din yun. Okay? So, limang fouls para ma-penalty. Meaning, halimbawa, okay, halimbawa, pili tayo. Halimbawa, si Mr. Nagtatas ka na kamay, Mr. Brian, go. Go ahead, sige. Pwede to, discussion to eh. Huwag natin patapusin yung discussion. Kung may question, sige, go ahead. Nagtatas kang kamay? Mr. Denaga? Yes, go ahead. Sir, question lang po. Totoo po ba yung ano sir, yung halimbawa po, naubusan na ng team player sa ano. Halimbawa po, lima lang po yung naglaro sa isang team. Tapos po na foul out, nag-graduate po yung isa or na foul out. Apat na lang po ba maglalaro po doon? Tapos yung foul po ba noon parang magiging unlimited na po ba sa kanila? Mamaya, ano, pupunta tayo dyan. Malapit na tayo dyan. Maganda yung question niya. Remind mo ko ulit ha. Tatapusin ko lang itong penalty. Okay, pero maganda yung tanong mo. Okay? So, sige, balik muna tayo sa penalty. So, limang team fouls para ma-penalize. Say for example, tayo yung naglalaro. Itong si Mr. Ray, Mr. Brian, Mr. Earl, Mr. Rualio, tsaka si Mr. Lopez. Yan yung nakikita ko sa camera eh. Okay, sa screen. Okay, so, sa first quarter, pumaul si Ray. Okay, foul siya. Okay? Di pa natatapos yung first quarter. Pumaul ulit si Ray. Nakakadalawa na siyang personal foul at dalawang team fouls na tayo. Ito yung team fouls, ha? Nasa kanan ko. And then, hindi pa natatapos yung first quarter. Biglang pumaul si Mr. Lopez. So, nakaka-third team foul na tayo. Okay? Hindi pa natatapos yung quarter na yon. Itong si Mr. Rualio na pikon, na technical foul. Okay? Personal foul, counted yan as personal foul. Team foul, apat. Then si Earl, bigla, hinampas yung kalaban na pikon. Foul, lima. So, ibig sabihin, yung team fouls, aggregate yan, okay? Sama-sama yan nakikwentahin na fouls. Basta team mo yan, counted yan. At eto pa ang masaklap. Say for example, 5 minutes to go, nakalimang team fouls ka na, so penalty na yung team mo. Bibigyan ng dalawang tira, libre, yung kalaban sa free throw line. And then, resume play. Hindi pa natatapos yung game. Hindi pa natatapos yung quarter. Pumaul ka ulit, Ray, sa first quarter, tira ulit yung dalawa, yung kalaban ng dalawang libreng tira. Hanggang matapos yung quarter na yun, kung foul ka ng foul, automatic mape-penalize ka, tira ng dalawang libreng tira sa free throw yung kalaban ninyo. Yun ang ibig sabihin ng penalty. Matatapos lang yung libreng tira nila at the end of first quarter, at the end of that quarter. Dahil pagdating ng second quarter, back to zero ang team fouls, but, sulat nyo, jot down yung mga important facts, but, yung mga personal foul, retroactive yan, as is. Okay? As is. Team fouls, back to zero,
personal fouls as is. Status quo. Okay? Kumbaga, remain yan. Kung nakatatlong foul ka na ng third quarter, tatlo na talaga foul mo. Pumasok man ng second, third, at saka fourth quarter. Okay? Tapos may tanong si Mr. Brian. Okay, halimbawa, sa sinamang palad, lima lang kayong dumating. Okay? And then, hindi pa natatapos yung laro, fouled out na si Mr. Brian. Okay? Fouled out na si Brian. So, ang natitira na lang ay apat. Apat. Okay? Then, hindi pa natatapos yung game. Bigla, nakipagsuntukan tong si Ray. So, disqualified. Thrown out. So, natitira na lang ay si Earl, si Mr. Lopez, at saka si Mr. Ruvalio. Tatlo na lang. Okay? Hanggang sa continuous yung foul, etc., etc., etc. Ang tanong, ako ngayon ang magtatanong, Mr. Brian, sa inyong lahat. Hanggang ilan inaalaw ng FIBA ang mga players para mag-continue sila sa isang basketball game? Hanggang ilang players? Kasama na lahat ng disqualification cases, fouled out man yan, thrown out man yan, hanggang ilan. Parang yung nangyari sa FIBA versus sa Gilas versus Australia, di ba? Dalawa po. Dalawa, bakit dalawa? Paliwanag mo, bakit dalawa, Mr. Earl? Why? Sir, kapag kasi sumobra na po yung, alimbawa po, wala na pong magamit na players at hindi na po nila kayang lumaban po doon sa 5, titigil na rin po kasi yung laro. Eh, yung dalawa, hindi na kayang lumaban sa 5 eh. Pero bakit ang sabi mo hanggang dalawa pwede pa? Ano reason why? Bakit? Bakit hanggang dalawa ang sagot mo? Bakit hindi ba pwedeng tatlo? Hindi ba pwedeng isa? Hindi ba pwedeng hanggang apat? So, bakit dalawa? Sige, unmute. Miss Dumangkas, may sagot ka. So, ilan ang sagot mo, Miss Dumangkas? Sagot ko, sir. Di ko kasi sure. Pero 3 po. 3. Kaya lang tama yung paliwanag mo. Mr. Ruvalio, hanggang ilan ang sagot mo? Bakit? Bakit ganyan ang paliwanag mo? Ilan ba ang sagot mo? Hanggang ilan pwedeng magstay pa sa game, mag-continue yung game ng isang team kung fouled out na halos lahat? Hindi ko po alam, sir, sa FIBA eh, pero po sa barangay po namin hanggang dalawa po para po may papasahan pa po kapag nilabas yung bola. Okay. Si Mr. Manalo, dalawa, sagot mo bakit? Tama, Mr. Ruvalio, okay yung logic ng barangay niyo. Ano po, ikaw, sir? Mr. Manalo, dalawa. Dalawa kasi is answer eh. Bakit? Kasi po yung napanood ko nung naglaban yung Australia tsaka Gilas. Si Amer na lang po yata tsaka si Norwood yung natira nun eh. Para po may mag-iing ng bola. Tapos? Eh, paano kung si Norwood na fouled out? Tutuloy pa ba? Hindi na po. Wala na pong mag-inbound ng bola eh. Very good! Tama yung barangay nyo, Mr. Ano. Tapos tama rin yung sagot mo. Okay? Hanggang dalawa pa. As long as may inbounder pa. Ano yung inbounder? Kunin natin yung board. Okay, wait lang. Wait lang po, mga mister. Okay. Ano yung inbounder? Kasi ang isang basketball team, hindi yan makakapag-start ng game. Okay? Kung walang mag-i-inbound ng bola. Kailangan meron kayong player out of bounds. Ibig sabing out of bounds, nasa labas ng sideline o nasa labas ng baseline. Kung isa na lang yan, halimbawa si Norwood na lang natira, wala siyang papasahan. Lahat nag-i-start yung play sa labas nito at saka sa labas nito. So, kailangan meron siyang kasama. Ayan. Para may pasahan. So, kung isa na lang, graduate nito, nakipag-away to, automatic eto na lang yung matitira. Hindi na ia-allow ng FIBA yun. So, hanggang dalawa, allowed pa kayong mag-continue sa basketball game. Okay? So, ganon ang patakaran dyan. Yes, go ahead, Mr. Brian. Go ahead. May tanong? Sige, unmute. Sir, other reason din po.
Other reason din po. Hindi na po siya ma-consider as a team kung isa na lang po yung pwede. Uy, bago yun na. Okay yun na. Nakaambag ka. Okay yun na. Oo nga, no? Kasi team competition diba po, to sir, eh. Diba? Oo, tama. Diba? Mananalify, mabavoid yung tinatawag. Mabavoid yung tinatawag na 5x5 or team competition. Correct. Oo nga, no? Ganda yun, ha. Ano ko nga yun? Ihain ko nga yan. Pero credits to you. Okay. Okay yun, ha. Tama nga naman. Miss Dumangcas, ikaw, may tanong ka? Naka-raise ka ng hands? Opo, sir. Di ba, sir, sa basketball, may time lang ng paghawak ng bola yung player? Para 5 seconds. 5 seconds. Okay. Sige, balik ulit tayo sa rules. Yan. Sige, yung tanong ni Miss Dumangcas. Kailangan, pagka hinawakan mo yung bola, may gagawin ka. Okay? So, kailangan pag pinasa sa'yo yung bola, may gagawin ka. Either you dribble it, find an open man, tapos ipasa mo, o ishoot mo. Tatlo. Okay? Pag kaya nagtagal sa'yo ng matagal, bibilangan ka 1, 2, 3, 4, 5. Ball hugging yun. Violation yun, ibibigay sa kalaban yung bola. So, kailangan ibato mo yan, ibigay mo sa kalaban mo, o di kaya issue, ay sa kalaban, sa ibigay mo sa kakampi mo, i-dribble mo, o i-shoot mo. Okay? So, ganun dapat ang gagawin nyo sa basketball. Hindi katulad dati, walang ganung rules eh. Actually, merong 13 original rules eh. Hindi na natin sinama ngayon kasi, syempre, nakakatawa lang yung mga rules na yun. Okay? So, ngayon, may mga rules na ganyan. So, hindi ka makakapag-ball hug talaga. Hindi ka talaga, kumbaga, hindi babagal yung game. Merong action palagi pagka ganun. So, ibig sabihin, meron kang gagawin palagi. Okay? So, kasi nasa rules yun na hindi mo pwedeng hawakan ng hawakan yung bola, dapat may gawin ka. Okay? So, yun yung sa mga violations at saka sa mga penalty. Ito yung questions. Ito yung questions, ha? Meron akong mga tanong sa inyo. Bakit pagka professional player, hirap na hirap maglaro sa international competition? Case in point, yung Team USA. Yung Team USA nitong nakaraan, sagad na, may mga talo yan eh. Pero nag-gold sila, naka-recover. Kumbaga, nakabawi lang sila dahil sa athleticism nila eh. Sa lakas talaga nila. Pero nahihirapan sila, hindi na nila matambakan masyado mga kalaban. Why? Bakit kaya? Anybody here na makakapagpaliwanag? Halimbawa, nung panahon na si Tim Duncan at saka si Jason Kidd yung Team USA pa noon. So, player sila ng NBA, then kinuha sila ng Team USA para maglaro sa Olympics. Pagkatapos maglaro ni Duncan, ang bukang bibig niya, I will never play ever, ever again in the Olympics. Ayaw na niyang maglaro. Ganon din si Jason Kidd. Bakit kaya? Sige, ikaw, Mr. Brian, bakit kaya? Mr. Guess Dinaga. Lang, sir. Sige, go Guess ahead. Lang po. Sige, go ahead. Ano po, sir? Siguro po, dahil yung time po sa kanila is 12 minutes unlike sa FIBA po ay is 10 minutes lang po. Nakakapag-petix pa po sila kasi pag 12 minutes pa po unlike sa 10 minutes. Medyo rush. Pwede rin. May point. Baka sir na operahan. Na-operan. Na-operan. Pwede rin. Pero bakit kaya ikaw Mr. Apadas, bakit kaya ayaw nila? Bakit kaya hirap na hirap ang mga professional players? Bakit hirap na hirap ang mga PBA players mag-adjust pagka FIBA game na? Pagka SEA Games na? Pagka FIBA Asia na? Pagka FIBA World na? Bakit kaya? Sige, Mr. Rapadas. Go ahead. Ano po, sir? Iba po yung pressure doon. Tsaka iba po yung inaaral po nilang gameplay kaysa sa ginagawa nila sa PBA. Halimbawa sa PBA po, iba yung gameplay po nila kaysa sa mismong FIBA World Cup po. Pwede, pero sa mga tactical concept, meron din namang same eh. Pero in a way, may difference kasi nga masasabi ko na yung sagot eh. So sige, pagbabayaan natin yung iba, pero nasasapul-sapul mo Mr. Apadas. Pabayaan natin yung iba. Sige. So bakit kaya hirap na hirap ang
isang professional player pa na maglaro sa isang international basketball competition? Why? Isang FIBA basketball competition. Sir, magkaiba kasi ng style of playing. O parang yung sinabi nga ni Mr. Rapadas kanina. Pero meron eh, definitive eh. Expand mo, Miss Ilores. Iba din po ang rules. Expand mo. Sige, paliwanag mo. Mas strict. Expand mo pa. Expand nyo pa, Miss Ilores. Sige, hintayin ka namin. Di naman alas 5 yan, di ba? Sir, sa tingin ko sir, sa akin yung sa ano sa rules din. Ano rules? Yung nakalimutan ko lang yung tawag sir, yung bawal mag-stay yung big man sa ilalim ng ring, kailangan lumalabas siya. Yung ganun. Kaya nga yung nasabi ni sir na sobrang dali maka-score sa NBA kaysa sa EuroLeague. Zone ang sinasabi mo. Zone ang sinasabi mo. Actually, tama yung sagot mo, pero yung paliwanag mo tungkol naman sa zone. May zone na sa NBA. Nagza-zone. Pwede kang mag-stay sa ilalim. So meron pa eh. Meron pa eh. Malapit na eh. Ano ba yung mga pinagtatatype nyo? Yung FIBA rules po kasi yun ang gamit sa international. Yes, oo nga. So, expand nyo. Sir, naninibago po kasi yung player sa rules kasi mas strict. Compare sa ibang game, Mr. Bato, De La Rosa, expand mo. Miss po, sir. Miss, expand mo. Naninibago, bakit? Bakit strict? Kasi? Sige, Miss De La Rosa, go ahead. Kasi? Kasi, sir, parang ano po, competition na po kasi yun ng iba't ibang country. So, mas strict yung rules kasi pinagsama-samang mas magagaling na players na po yun. Ah, sa pressure, kumbaga. Pero meron pa eh. Malapit na kayo nasa, nandyan na eh. Malapit na eh. Halimbawa, si James Harden po, pag natawagan ng traveling violation, step back niya po. Actually, sa FIBA, allowed na yung gather step eh. So, parang pwede ka na halos mag-travel sa FIBA eh. May gather step na eh. Dahil sa adjustments, anong adjustment? Sige, go. Mas malakas dumipensa yung ibang bansa, expand nyo. Galing tayo sa pinag-uusapan natin kanina, ano? Bago tayo dumako rito, ano pinag-uusapan natin kanina? Go ahead, Mr. Brian. Ano sir, na? Pwede kayo mag-unmute na lang. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Unmute na lang. Sige, go. Dahil sa size ng court, sir, mas maliit po unlike pares sa lang. Ano. Pares lang eh. Pares lang. Ang hirap magyabang Pares lang. Pero meron ni nasa dulo na ng mga dila nyo, Mr. Brian. Nandyan na eh. Nag-iiba po ng role ng isang player pagdating sa FIBA. Malapit na eh. Sige, expand nyo lang. Huwag na kayo magtaas. Mag-unmute na lang. Go. Para lang tayong nasa live discussion. Para tayong nasa face-to-face. Go ahead. Sige, unmute. Magsalita. Iba-iba yung training ng bawat ano, sir, bawat bansa at saka yung laki nila, sir. Parang ganun din yun eh. Parehas lang eh. Nasa dulo, nandyan eh, nasa pool nyo na rito sa mga sinabi nyo. Ano ba ang pinag-uusapan natin bago tayo nahinto dito sa topic na to? Ano pinag-uusapan natin kanina bago tayo dumating dito? Rules, sir. Rules ng ano? Sa foul, sir. Sa foul? O ano yung foul? Mas sensitive sa ano, sir? Mas sensitive sa foul ng FIBA. Unlike sa mas manipis ang tawagan. Tama, sensitive. Mas manipis ang tawagan sa FIBA. As compared sa pro. Sa pro, binabagbag mo na yung kalaban, wala pa rin foul. Sa FIBA, pagkatatakbo ka, nagdi-dribble ka, magle-layup ka, tapos dumaan yung kalaban mo sa harapan mo, tumawid sa harapan mo, kahit kinindatan ka lang, tiningnan ka lang, hindi nahawakan yung damit mo, hindi nahawakan yung t-shirt mo, hindi nahawakan yung shorts mo, hindi ka nahawakan at all, tumawid lang sa harap mo, tatawagan yun, Paul. Bawal yun.
So manipis ang tawagan sa FIBA as compared sa professional. So sa pro allowed diyang mga 'yan, sa FIBA hindi. Kaya hirap na hirap silang mag-adjust dahil sila sanay sila sa bungguan, sanay sila sa bundulan. Sa international rule hindi. Sa international rule, tatawagan at tatawagan ka, konting contact lang. Okay? Sa mga traveling, tama rin yung kay Harden eh. Kaya lang, may gather step na rin eh. May zero step. Ang tawag dito, zero step. Once na pinikap mo yung ball, tapos humakbang ka ng isa, zero pa yon. Kasi matatawagan ka lang traveling pagka 1-3, dapat talaga face-to-face eh. Matatawagan ka lang ng traveling pagka 1-2-3 yung hakbang mo bago mo itira. Pero sa FIBA tsaka sa professional, mayroon na tayong tinatawag na zero step pag-gather. So meaning, pag-pick up mo ng bola, humakbang ka ng isa, zero yon. Then humakbang ka ng dalawa, good. Tsaka mo ngayon, isushoot, pwede. Pero sa professional kasi, mas garapal. Nakaka-apat, lima hakbang na, hindi pa tinatawagan ng referee. Si LeBron, nakailang traveling na. Si Harden, nakailang traveling na. Hindi pa tinatawagan. Kasi nga, ganun yung era ngayon sa NBA at saka sa profession, sa PBA. As compared ngayon, kung paglalaroin sila ng FIBA game, ito Olympic game, FIBA sanction game, automatic, yung referee, tatawag siya ayon sa rules ng FIBA. So, hirap sila palagi. Ganun yun. Okay? So, yung Philippines versus Australia, mali lang ng tactical plan si yung Philippines doon at saka naapektuhan lang tayo doon sa Picon eh. Pero yung Gilas team na yun, sasabay na yun eh. Magandang panimula na ulit yun eh. Ang tibay na nung Gilas team na yun eh, yung programa na yun eh. Sayang eh. Sayang lang dahil alam nyo tayong mga Pilipino, kada talo, tatanggalin natin yung coach. Kada talo, buwagin na yung team na yan. Kada talo, ay palitan na yan. Mas marunong pa ako dyan eh. Di ba? Mali yun eh. Dapat, isang Olympic cycle ang isang basketball coach ng Philippine team. Dapat at least one Olympic cycle. For better or for worse. Manalo man o matalo, hayaan mo siyang magprograma, hayaan mo siya dyan gumawa ng programa niya, one Olympic cycle. Ano ba yung one Olympic cycle? 4 years. Hayaan mo. Pabayaan mo siyang magprograma. Hindi yung kada talo tanggal, kada hindi pa man umuupo. Ano na, ayaw nyo na. Pangit 'yun. Okay? So 'yun ang kadahilanan kung bakit yung mga NBA players, PBA players kuminsan na nalilito sila, nako-confuse sila kasi dun sa rules. Kaya sila mag-adjust sa amateur rule or sa FIBA rule. Okay? So ganun 'yun. 'Yun ang ibig sabihin nung kung bakit hirap sila. Okay? So, since na meron pa tayong 15 minutes, papaliwanag ko na muna yung module, yung task nyo, and then pagdating next week, magdi-discuss pa rin tayo ng basketball, tatapusin natin. And then pagdating ng midterm, ibig sabihin sa week 3, volleyball naman na tayo. Okay? So, pull up natin yung module. Wait. Okay, ang task nyo sa module, yan, video tutorial, digital manual of basketball skills. So, ibig sabihin, magtuturo ka ng basketball skills. Ayan, no? When you have finished going through the experiences and reading resources contained in this module, you will create a video tutorial or digital manual about the basic skills of basketball. I would suggest, ako na nagsasuggest sa inyo, mag-video tutorial na lang kayo. Videohan nyo yung sarili nyo na nagtuturo kayo ng basic skills sa basketball. Hindi nyo ituturo yung basketball. Hindi nyo ituturo yung pangkalahatang basketball. Hindi kayo magtuturo ng history ng basketball. Hindi kayo magtuturo ng diagram ng basketball. Hindi kayo magtuturo ng kung ano sa basketball. Ang ituturo nyo, basic skills. Anong basic skills? Magtuturo kayo ng passing. Magtuturo kayo ng dribbling, magtuturo kayo ng shooting. Pili kayo ron. Yun lang, tatlo lang ang basic skills ng basketball. So, hindi ko pa na-discuss. I-discuss ko sa Monday yung passing mechanics, dribbling mechanics, at saka shooting mechanics. Nang sa ganun, may idea kayo. Pero kung gusto nyo nang magkaroon ng idea talaga, mag-YouTube na kayo ng mga tutorial ng basic skills sa basketball.
Ito yung kinapapalooban. Ayan. Video shot in your house or room teaching the basic skills in basketball. You may use a picture or hand-drawn image. Parang yung ginagawa ko. Yan. Meron akong board. Okay? Or you can use PowerPoint kung gusto ninyo. Okay? Bahala kayo. Video clip downloaded from the internet if you do not have the equipment that is needed in the video tutorial. So, pwede kayong mag-upload sa YouTube basta ikikredit nyo lang sa YouTube owner. Okay? Ikikredit nyo lang yung owner palagi. Basta nagpe-present kayo sa video, ng video. Okay? Make sure that the audio quality or the dubbing is clear. For correspondence modalities, you have to make a portfolio about teaching basic basketball skills using hand-drawn pictures. Paki-relay sa kanila, do sa mga correspondence modality ng mga kaklase ninyo. Actually, pwede naman silang umattend ng sync meet eh. Kung meron kayong correspondence modality na tropa, pwede silang umattend. Kung kaya nilang umattend, attend lang sila. Walang problema doon. Okay? So, portfolio naman sa kanila, meaning, diagram yan ng mga pagtuturo, picture ng, halimbawa kung dribbling yan, nakaangat, okay? Nakababa, ano yung mechanics ng legs, ano yung mechanics ng kamay, paano yung naka-bat down, paano naka-triple threat, etc., etc. Huwag kayong mag-alala, i-discuss ko yan sa next meeting. Pero kung gusto nyo na ng idea, mag-YouTube kayo, pwede kayong kumuha-kuha na, and then pagka-discuss ko sa Monday, pwede nyo nang i-edit, makukumpleto nyo na siya ng by Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Masasubmit nyo na siya ng Friday. Marami kayong oras. Okay? So, output condition, video must be of yourself. Basta kung mag-upload lang kayo, i-credit nyo sa owner. You may ask your siblings, kapatid nyo, tatay nyo, nanay nyo, lola nyo, pag-basketball nyo, kung gusto nilang mag-join, kung gusto nyo, ayaw nyo ng video upload, gusto nyo mag-demo yung pamilya nyo, sige, go ahead. Video must not be more than 3 minutes. Kung kayang i-sandwich siya, i-compress siya, i-zip siya ng 2 minutes, mas maganda. 2 minutes lang. Kung talagang hindi kaya, 3 minutes, sige, fine. Kung kayang ituro siya ng 1.5 minutes, mas maganda. Okay? For correspondence, task may be computer-generated or handwritten or drawn on a short bond paper using normal margins. Please ensure a 1.5 spacing format. Okay, kasi nga, again, kaya medyo strict sila rito sa mga ganito dahil nga lahat ng output ninyo, pino-forward natin sa NTC, then tinitingnan ng Ayala yan, yung mga output. Ano yan? Kumbaga, ine-exhibit yan, yung mga magagandang output. Okay? Electronic outputs may be sent to the official hindi na rito. Okay? Yung item 3 na to, negated na. Lahat ng output ninyo, isasubmit nyo sa Facebook group natin. Okay? Hindi link. Kaya nga gusto ko 2 minutes lang eh, para mako-comment nyo dun sa Facebook group. Okay, sa Facebook group natin, dyan ako mag-check at backup copy naman yun sa Google Class. Okay? So, yan yung output condition natin. So, yan ang magiging prelim ninyo na isasubmit nyo. Ang deadline yan is weekend next week. Okay? So, may questions pa ba? Anything else? May concerns? Sige, go ahead. Question. Mr. Rodriguez. Sir, ako po, sir, correspondence po ako. Pwede ba, sir, hindi na ako mag-portfolio? Ano na lang, video na lang din po? Sige. Para dun sa mga correspondence, kung ayaw ka mo nilang mag-portfolio, baka meron kayong mga kaibigan pa bukod kay Mr. Rodriguez, okay lang video. Much better. Do the task. Ito ang class policy ko simula nung nag-pandemic. Do the task as conveniently as possible at your end. Nandito kami, hindi para pahirapan kayo, nandito kami para mapadali ang paggawa ng task ninyo. Okay? So, questions pa? Anything else? Anybody else? Sir, paano pag wala pong bola ng basketball? Upload ka na lang sa video ng mga ganong tutorial. Tapos paliwanag mo na lang. Ganun. Okay? Actually, nagagawa ko to eh. Yung walang bola. Mechanics lang naman ang mahalaga eh. Kung passing to, kahit wala kang bola, pwede. Bakit? Hand, body, tsaka leg mechanics lang naman ang mahalaga eh.
Thumbs up to thumbs down, elbows close, right foot forward, thumbs down. Ganun lang naman eh. Sa passing eh. So kahit walang bola, pwede rin yun. Okay? So questions pa? Anything else? Anybody else? Tanong pa tayo? Calling once? Twice? Nandaw. Sabi ni Mr. Dinaga, okay, sige. Sige, kung wala na, sige, let us pray na. Lord God, maraming salamat po sa lesson po na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pero ang pulit ng talino, lakas at galing po sa pag-aaral, Panginoon. Ang aming pong panalangin, pinapaabot po namin sa inyong banal na harapan, in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, po.